ist. So. Sir. Salamat ulit sa ginawa mo, ha? Yes, sir. Habang buhay kong tatanungin yung utang na loob ko sa'yo, ginawa mo kaya rin. Tenga ka. Salamat din, ha? Man, let's go. Sabi mo. O sige, Tay. Next time, kaya na lang. To. Buti talaga wala yan doon sa ospital, Tay. Sa Blay. Dalawa pa sana kayo ni Lola nagkulitan doon. Ganyan talaga tayong mga honest. Eh, honest din naman kami ni Waldo, Nay, ah. Di ba kaya sasabihin kay Sir Tristan yung totoo? Di ba, Nay? Kaya lang, ho. Dapat, ho. Nasa tamang timing. Wala naman akong sinabing sinungaling kayo. Ang hindi ko lang maintindihan, itong si Arian. Bakit hindi niya masabi-sabi? O nga naman, nak. Habang tumatagal, lalo nagiging mali. Oras na malaman ni Sir Tristan, isipan pa kayo ng masama ni Arian yan. Sayang naman yung tiwalang binibigay niya sa'yo. Nakausap na ho kami, Tay. Sasabihin niya na kay Sir Tristan. Mahanap lang ng tiyempo siguro. Eh, mabuti kung ganun. There's a way, there's a wheels. Nakakaloka ka. Ikaw ba ang nabundol at nabagok ang ulo kung maka-English ka? Ako, kumain na nga tayo at baka nasisiraan na ng ulo itong tatay niyo sa gutom. Hindi ba English ko? Tama yun, Toy. Kain na. Ano pala eh. Chang, napaaga-ata kayo. Eh, nagdala ko ng sariwang alimango at saka hipon. Si Tristan. Nang ibihis ho, wala ba siyang sinabi sa'yo kahapon tungkol sa mga Delmar? Wala naman ako. Pero tiyang si Jenna. Alam na ni Jenna na ex ko si Waldo. Na ano, kusa daw niyang inalam. Sabi niya kailangan daw niya malaman yung tunay na pagkatao. Hindi naman daw niya sasabihin kay Tristan. Kung maniwala daw, huwag kang papauto. Alam ko yung mga painalim na tirada ng babaeng yun. Alam ko, sinisipuro ko sa'yo yung pang gagamitin niya para magkasira kayo ni Tristan. Yan ang iimbestigahan mo. Isama mo na rin yan. Alamin mo lahat ng tungkol sa kanila. Para saan yun? I need to know everything about Waldo and Arian. Kailangan ko malaman ito ko sa pamilya nila. I want to know who my enemies are. And who my allies could be. Attorney, pasensya ka na. Eh, hindi ko naman alam na hindi mo nung para wedding planner yun eh. Ang ganda-ganda, ang yaman-yaman, chismosa. Ano ba yun? Pakilagay nga ito doon, pati ito pa. Gaga! Ako ang kausap eh! O ano, inisblock na ba kay Tristan? Hindi pa. Ang gagawin mo? Sa totoo lang, kung malaman man ni Jenna, sasabihin ko naman talaga kay Tristan eh, naghihintay lang ako ng tamang oras. Eh, si Waldo, paano? Nakukonsensya ako, oo, dahil pinapaalis ko siya ng kumpanya. Pero yun ang makabubuti para sa ikatatahimik naming lahat. Makabubuti sa inyong lahat o natatakot ka na may feelings ka pa kay Waldo? Babe, do you like the food? Lahat na in-order mo, okay. Masarap. Para kasing pinapanood mo lang ako kumain the whole time. Alam mo, babe, kahit saan naman tayo kumain, okay lang eh. Ang importante, nagkakaroon tayo ng gantong oras. Kasi sobrang busy na nating dalawa, parang
Wala na tayong chance makapag-usap. Well, is there something that you want to talk to me about? Tigas ng ulo nito ni Kuya. Kaya na daw niya. Kaya ko naman talaga eh. Tignan mo. Oh, sige nga. Oh. Tignan mo. Palo ko pa sa ito. Kaya pare. Tuloy ka. Aldo. Tay. Driver ako ni Sir Tristan. Bali, pinabibigay niyo ito. Thank you, Kuya. Para sa akin wala. Eh, alam mo eh. Sige pa, mauna na ako. Sige. Hindi ka man lang nakapag-kape, pare. Salamat, ha? Salamat, ha? Kuya, ito. Ay, sir. Ani? Ako talaga nagbukas, ha? Opa. Wow! Umaya mo, Kuya. Pwede kong tignan? Sige. Ganda. Sapatos? Babe, excuse me. Mga importante. Hello? Hello, Sir Tristan. Good evening, oh. Pasensya na ho, ako nastorbo ko kayo. May nag-deliver po kasi dito ng sapatos. Galing daw po sa inyo. Kasya ba? Nagustuhan mo ba? Para saan po yan, sir? Regalo namin ni Arin sa'yo yan. Huwag mo sabihin tinatanggihan mo. Sir, hindi po. What? Nahihiya lang ho ako kasi nag... Nagabala pa ho kayo. Tama na yung hiya-hiya na yan. Kulang pa yan sa ginawang para sa kumpanya ko at pamilya ko. Alam mo, Waldo, hindi na ibaturin ko sa'yo. Ha? Sige na. Ini-store mo yung date namin ni Arian. Sir, sige po, sir. Thank you po ulit. Pasensya na ako sa store mo. Okay. Sorry, babe. Si Waldo pala. Naisipan ko kasi bigyan siya ng maliit na bagay lang naman. Parang nahihiya pa ayaw tanggapin eh. Sir Tristan! Asa po yung akin? Size 9 po ako, size 9. Tunog ano? Sakit mo na. Alam mo magandang loob ko sa taong yan. Mabait. Hindi mo pang umpuso. That's really thoughtful of you. Teka, ano yung pinag-uusapan natin kanina? May sasabihin ka sa akin dapat? I know, i-order natin si Cheska ng food. That's a good idea. Waiter. Could you prepare one seafood pasta for me? To go, huh? Please, thank you. May magandang balita. May good news ako eh. Ano yan? Ano yan? Wala nang bawian to. Wala nang bawian. Kagraduate na po ako. Ay! Congrats! Ayos. Congrats na po! Tuloy na, tuloy na. Oh! Arte mo, tay. Sa wakas, anak. Congrats. Bakit? May luha ka, tay. Wala to, medyo lang. Ikaw naman. Eh, may isa pa akong balita. Ano yun? May isa pa? Lalo kang maluha nito. Ano yun? Ano yun? Ako po ang tatanggap kataas-taas ang Jorge Celis Excellence Award. Wow! Dali! Yan yung pinakamataas na award doon sa school ninyo, di ba? Kumpaktay. Galing mo ko na po! Galing-galing ng apo ko! Apo! Manang-mana ka sa lola mo. Buti na lang hindi ka nagmana sa tatay mo. Singit ni Lola. Ay, pasasak ko. Ang bahay kayo. Celebrate na tayo! Celebrate na tayo! Happy, happy tayo! Happy, happy! Happy, happy! Teka, hindi ko kaya tumalon. Huwag ko tumalon. Huwag ko tumalon. Huwag ko tumalon.
ni Castillo. Hindi po ba kayo makausap kahit sandali lang po? Sandali. Who are you? Ano kailangan mo kay Atty. Castillo? Kalala ko siya. Asawa siya ang defendant ng hinahawa kong kaso. Bakit? Ano po kailangan ninyo? Iluwan niyo na po yung kaso laban sa asawa ko. Hindi po totoo ang binibintang ng kliyente niyo laban sa kanya. Hindi po kriminal ang asawa ko. Alaman niyo na. Mr. Solomon, kung wala talagang kasalanan ng asawa ninyo, ilabas niyo siya. Hayaan mo siya na humarap sa korte. Patunayan niya na wala siyang kasalanan. Excuse me. Atty., nakikiusap ako sa inyo! Sinungaling ang kliyente niyo! Carl! Hindi sila nagsasabi yung totoo! Maniwala kayo sa akin! Tulungan niyo ako! Totoo yung sinasabi ng kliyente niyo! Palawan niyo na, Atty.! Sinungaling ang kliyente niya! Atty.! Calm down. Kakasabi ko yung health and security para hindi na makalapit yung lalaki niyo sa'yo. Effie! Sir! Kasi yung tubig? Ito na po. Take this. That's not what I'm worried about. Nag-aalala ko, paano kung nagsasabi yung totoo yung lalaki? Paano kung hindi naman nagnakaw yung asawa niya? Ang ibig mo sabihin, baka mali ang accusation ng client mo? Kailangan i-review ko ulit tong kaso na to. Baka may na-overlook ako. I'm not sending an innocent person to jail. Napalitaan mo na ba, boss? Nagpapasikat na naman si Delmar, ah. Muntik nang masagasaan si Atty. Castillo. Niligtas niya. Alimuyak na naman bango ng pangalan niya kay Tristan. Ayan ang pala si Nico, boss. Anong problema mo at ganyan mukha mo? In-announce kahapon ang Jorge Celis Excellence Award recipient. At hindi ako. What? Bakit hindi ikaw? That's unbelievable! I honestly don't understand. Mas magaling naman ako dun sa Ronaldo Delmar na yun. What did you just say? Ronaldo Delmar? Yes, Ronaldo Delmar. Sigurado, si TSL ang nag-decide nun. Hindi pwedeng galod! Kung ako, naisangan ni Delmar, hindi nga po. Don't worry, apo. Kakausapin ko si Din. Kailangan malaman ni kumpare to. Don't worry. Paano naman kita papakita sa kanila? Nay, ano kaya kung sapatos? Sapatos na lang. Sapatos? Eh, yun na nga yung niregalo ni Sir Tristan at Arian sa kanya. Anong ba? King! Antay. Mag-isip nga kung anong magandang iregalo sa kuya mo para sa graduation niya. Graduation? Dapat yung special. Dapat yung lagi niyang magagamit. Ma, alam ko na. Ano? Tay, text mo nga si kuya ngayon para tanungin mo kung nasan siya. Na yung cellphone nyo? Paano yun? Eh, wala naman siyang cellphone. Oo, mismo! Ha? Eh di, cellphone ang ibibigay natin sa kanya para makontakt natin siya sa barko. Oh, magiging ganap na marine engineer na si kuya, tapos tatagal siya sa barko. Sige. Hala, pasok na po ako, ha? Okay, mag-iingat ka. Love you! Love you, la. Love you, love you. Ganun pa love you, apo. Love you, Lola. Kaya ganun mo na eh. Love you. Ayan, no heart. Ka, ka na. Magandang umaga po. Kuyam. Oh, Waldo. Anong ginagawa mo rito? Namiss kita eh. Dahan-dahan yung pilay mo. Mag-a-attend ako ng medical certificate eh. Tsaka, i-deliver ko to. Oh. Makakalimutan ko na yung tradisyon natin. Itirahin na natin yan. Oh, paka na natin yan. Ay. Tapos na ba ako yan? Ka, ha? Okay lang, walang. Kayang-kaya. Thank you. Ito. Balita sa'yo. Kaya ka pagod. Ikaw, kailan ka rin makakapasok? Sabi ng doktor, ano eh? 2 days. Di ba pinagpapahinga nga? Paano ka makapagpapahinga niyan? Ipuro lakwatsa ka. Nanonood ba ako ng sine eh? Hindi mo ako naglalakwatsa eh. Katid ko lang talaga to. Naman, ayoko may nasasabi sa akin, di ba? Eh, makaisipin nila porket awardee ako. Hindi na ako pumapasok. Ganda nang alam nila na may nangyari sa akin. Sa bagay, Waldo.
Kaya kita nakagahanan ng loob, eh. Alam mo, sa tuwing tinititigan kita, naalala ko sa'yo yung kapatid ko. Uyang, sinabi ko na sa'yo hindi tayo magkamukha, eh. Wala, naalala ko lang. Katulad mo, mabait. Masipag. Uyang! Ayan ka na naman, eh. Uy, di ba sinabi ko na sa'yo, nasa langit yun? Walang problema doon. Walang pilay, walang trabaho, walang hirap. Tsaka balikto rin yun doon. Okay. Kaya na tayo. Eh, kaya na tayo. Eh, nanginilig na naman yung luha mo. Nalulungkot ka na naman ng aga-aga, eh. Naalala ko lang. Macho-macho dating mo dito sa school. Makikita ka ng mga estudyante. Ano naman? Tara, kaya tayo. Dito ko mas masarap yung kinakamay. Sige, kamay mo yan, pero huwag mo kamayin to. Jess? You seem busy. Ano ko yan? This? Tita, promise me you won't laugh. Sinusubukan ko kasing hanapin si Waldo sa Twitter and Facebook. Si Waldo? Bakit? I don't know. I just find him interesting. Interesting? Cheska, may crush ka kay Waldo? Ang gusto ko kasi maging boyfriend. Kagaya niya. Dad always says he's honest, efficient, matalino, at masipag. And after what he did to save you, sino bang hindi magkakagusto sa kanya, di ba, tita? Tama po yung nalaman niyo. Naging magkasintahan si Waldo Del Mar at si Arian. Let's skip the obvious. 2 taon po nakulong si Waldo. Pero nakalaya rin po ito. Bakit siya nakulong? Kaso murder po. What? Nandiyan po yung litrato ni Domingo Natividad. Asawa ni Rosita Asuncion. Anong kinalaman ng 2 to sa pagkakakulong ni Waldo? Si Waldo po ang pumatay kay Dodong. Nung tangkain niyang gasahin si Arian. Pero hindi naniniwala si Rosine na magagawa ng boyfriend niyo kay Arian. Interesting. Kaya naman pala parang galit na galit si Rosine kay Waldo. That woman will do anything. Wag lang magkabalikan si Waldo at si Arian. Alamin mo kung kailan at paano naghiwalay si Arian at si Waldo. Yan ang gusto kong malaman. Nag-abala ka pa. But... thank you. Thank you. Salamat. Nasigit po ako sa busy schedule mo. Compadre, kung sa Horace Celis Foundation Award, pasensya ka na. Wala na ako magawa. Compadre, don't worry. Wala na ako sama ng loob eh. Narito lang ako para clarify something. What is it, compadre? Kung ano lang naging basis ninyo para napili niyo si Delmar bilang recipient ng award, eh samantala kalat na kalat sa mga estudyante ninyo na siya ang pasimuno ng exam leakage incident last semester. What? Kumpadre, eto yung mga listahan ng tao na pwede mong kunan ng impormasyon. Anyway, since you're here, since ako ang sponsor ni Ronaldo Del Mar, eh gusto kitang pasalamatan sa pagpili sa kanya bilang recipient ng Horace Ellis Excellence Award. You know, personally, I think you made the right decision. If Jenna's father was still alive, the great Horace Ellis himself, I'm sure he will approve of Waldo also. The board decided to take back, and they are not giving Mr. Del Mar the award. Thank you. Sir, magmerienda ho muna kayo. Salamat ho. Naku, Sir Tristan, pagpasensyahan niyo na lang itong bahay namin. Hindi kasi namin napagandaan ang pagbisita niyo. No problema. Hello. Sir, hindi po. Kumusta?
Mabuti na po, sir. Nababawasan ko yung pamamaga. Medyo nakakalakad na ako ng mas maayos. Sir, thank you po. No problema. Eh, kaya po ako napunta dito dahil meron po akong kailangang sabihing importante kay Waldo. Kausap kasi kami ni Dean Reyes. At nakarating sa kanya na ikaw may pasimulo ng exam leakage last semester. Sir, exam leakage po? Well, meron pa naman nangyayaring investigasyon ngayon sa eskwelahan. Pero Waldo, kahit na naniniwala ako, wala ako kayo kinalaman dito. The problem is, tinanggal ang pangalan mo sa mga magmamarcha ngayon sa graduation. Sir, kilala ko yung anak ko. Hindi niya mo magagawa yun. And the board agreed na hindi na ikaw ang tatanggap ng Jorge Celis Excellence Award. Importante yun. Paano man ho, pwede kahit sandali lang. Sabihin nyo lang ho, mabilis lang. Huwag kang nakulit! Sa inyo. Napaka-importante ho ito, ma'am. Di nga pwede. You made the right decision, ho, pare. Hindi pwede masira ang reputasyon ng school. Nang dahil sa pandaraya ng isang estudyante. Guard! Guard! Ay nga, presa naman ito. Ang grade na nagano ka ba? Sir, Mr. Del Mar, what are you doing here? Sir, sorry po. Nagpumilit kasi. Sir, pagpaumanin mo ninyo, nakakahiya ako itong ginagawa ko pero desperado na ako makausap kayo eh. Kumpadre, mauna na kami. Mukhang may kailangan pa kayo sa problema eh. Pasensya lang, kumpare. Sige, pare. Iho, no. Ano ko kami? What is it you want? Pakisend ka agad to, tapos bigyan ako ng feedback, ha? Good afternoon, attorney. DC? Oo. Kung sabihin, dadagdag ka pa. Ito naman. Dinalan lang kita ng kape. Thank you. Arian. Good afternoon, TSL. I need to talk to you. Favor from you. I'd like you to take time off from the office. Bakit napapabayaan ko na ba ang trabaho ko? No. Of course not, babe. Actually, masyado ko nga na-appreciate niya to ni Romulo eh. Then bakit mo ako pinagbabakasyon? It's Waldo. Anong problema mo, Delmar? Engineer Gomez, huwag ka nga magmaang-maangan. Alam ko na may kinalaman ka dun sa pagkakadawit ng pangalan ko sa pagkalat ng exam leakage na yun eh. Alam mo, Delmar, tinutulungan ko lang eskwela para mahuli ang mandaraya. At tinutulungan nyo ang eskwelahan? O tinuro mo talaga ako dahil galit ka sa akin dahil binulgar kita dun sa SP? Tama? O bakit lahat naman ng pinagagawa mo mga kabulustugan dun na napatunayan? Ha? May papel? Malinaw? Dahil lahat ng pinagagawa mo sa SP, kasalanan mo naman yun eh. Huwag mo isisi sa akin. Dahil ako, ginagawa ko lang kung ano yung tama. Yung pag-aaral ko dito, yung pagtatapos ko dito sa eskwelahan, kung saan man ako nakarating, lahat yan, walang pandaraya, walang panloloko, walang panlalamang. Ako, malinis konsensya ko. Engineer, naamon kita. Labas mo yung mga pinagsasabi mo sa akin. Manap ka. Oh, harapan mo ako ng patunay. Sige na, inaamon kita. What about Waldo? Mayroon siyang inaharap na kaso sa university. Pwede siyang hindi makagraduate, or worse, this could ruin his career. Gusto ko tulungan mo siya sa kaso niya.
Delmar, dada ka ng dada! Papa lang yan. Sa susunod, mamili ka anong parte ng katawan mo gusto mong baldahin ko. I'm sorry, but I have to say no. Babe, why not? This is Waldo. He saved your life. Sa ganitong pagkakataon na tayo kailangan. Well, it's not that. Pero ang dami ko kasi iniisip sa iba ko pang kaso eh. And I don't think makasikaso ko si Waldo. Okay. I know you're so busy. Naintindihan ko yun. Pero sino pang tutulong kay Waldo kundi tayo? This guy needs our help, babe. Sige. Dinidibdib mo masyado yung pagmamasahe mo siya, eh. Siyempre. Uy, kahit wala ako, dapat nakagawa mo to, ha, para makalakad ka na maayos. Say, Ray. Ang masarap. Oo, masarap. Yan, oh. Pinubolo mo ko. Expert ka, eh. Bata ko pupunta dun sa ano. Arian. Maiwan ko muna kayo. Anong nagawa mo dito? Pasensya na naistorbo ka ata yung therapy niyo. Nabalik na lang ako sa ibang araw, ha? Hindi, hindi. Taka lang. Arian, Arian. Oh! Tatansin